Hi guys! Welcome back to my channel. Kung bago ka lang sa aking channel, don't forget to click the subscribe and hit notification bell para lagi kang updated sa mga bago ko pang video. So guys, for today is gumawa na naman ako ng isang Q&A kasi nag-post ako sa social media ko ng Ask Me Anything kasi lahat ng tatanong nila is sasagutin ko. So yun guys, bago ko simulan yung video to is mag-shoutout muna ako dun sa mga hindi ko pa na siya shoutout dyan. So ito na yung guys, shoutout ko na kayo. So yun guys, ito na po, shoutout ko na po kayo. So shoutout nga po pala dun sa ex ko na si Raquel Arpon Carabido. So ayun guys, siya talaga yung una ko nakita eh. Ex ko po siya for 5 years ata. So yun, sana lagi kang okay ano, five and years? Good health sa'yo. And sa parents mo na din, sana good health din sila lagi. And next is kay Sharjan Bellamor Dilia. So ayun guys, hindi ko to masyadong kilala ah. Naging kachat ko siya, ex daw siya ng jowa ko, pero hindi ako sure kasi wala naman siyang nababanggit sa akin. So, ayun, shout out na rin po sa'yo. So, good health din po, em. Love you. Next po is kay Jamaica Amadeo. So, ayun, pinsan, shout out sa'yo. Sana good health ka din. Lagi kayo mag-iingat dyan sa Cavite. I think nasa Cavite nga ata kayo. So, ayun, shout out na rin sa mga magulang mo. Next is kay Glenn Alboro. So, shout out sa'yo Glenn. Namimiss na kitang look ring ka. So, sana gold health ka rin. And next is kay Prince Jerry Jr. So, si Prince Jerry Jr. po is hindi ko rin siya medyo kilala. So, naging kachat ko lang din po siya dito. So, ayun, shout out ko na rin po siya. Oh, so, shout out sa'yo Jerry. And good health. Ingat ka lagi. Bye-bye. Next po is kay Gray Kent. Gray Kent. Hindi ko siya masyadong kilala. So, shout out na rin po sa'yo. God help din po. And lalo na may pandemic ngayon. And ingat po lagi. Next is kay Ram Rafael Abes. So, ayun. Shout out sa'yo, Ram. I miss you na. Namimiss ko na yung bonding natin sa vlog. Sorry. Namimiss ko na yung bonding natin sa Geb. So, yun, nakilala ko siya, guys, isang party ng Monte Grande, kung saan Geb or Get Together. So, shout out sa'yo. Next is kay Rocky Kumputo Huna. So, hindi ko siya kilala. So, shout out na rin po sa'yo. Good health din po, kuya. And next, guys, is dumako na tayo dun sa, ano, sa post ko na Ask Me Anything na sasagutin ko yung mga Ask Me Anything. Tanong nyo. So, part 2 na kasi to guys. So, yun. Gagawin ko na to. Unang tanong is galing kay Jose Gerard Diaz. So, ayun. Hi, Jose Gerard Diaz. Shout out sa'yo. Hindi kita masyadong kilala, pero I try my best na sagutin yung tanong mo sa akin. So, tanong niya sa akin is, paano makawala sa lungkot? So, ayun, paano makawala sa lungkot? So, ayun, ano, kung paano tayo makawala sa lungkot, siguro, ano, magandang gawin natin is, huwag muna nating isipin na malungkot tayo, isipin muna natin yung mga masasayang bagay na pwede natin gawin. So, sa buhay naman natin, di naman nawawala yung lungkot, di ba? Lalo na kung nasasaktan tayo, lalo na kung iniiwan tayo, di ba? Ano na yun? Given na yung lungkot. So, nasa sayo na siguro yun kung magpapadala ka sa lungkot, kung hindi mo siya iiwan, hindi mo iiwan yung lungkot na nararamdaman mo. So, mapapayo ko lang sa'yo is, just take a happiness. Hayaan mo munang yung lungkot ang manawa sa'yo. Joke lang. So, ayun lang yung sagot ko sa'yo. Next is kay Jan Darrell Aklan Savenio. So, ayun, shout out sa'yo, Jan Darrell. Si Jan Darrell po is
jowa po siya ng best friend ko na taga Laguna. So ayun, shout out sa inyong dalawa, pangit. So ang tanong niya sa akin is kung pwede ba daw ako nilang kuning ninang. Oh my god, ba't ninang? So yun, ninang daw sa kasal nila. Siguro ano, pwede naman, basta wala akong regalo, charot. Ano, pwede naman niyo akong kuning ninang. Ninong na lang. Kasi ano, bilang kaibigan niyo na rin, 'di ba? Sige, papayag na ako. Kunin niyo na akong ninang. Next is kay galing kay Yen Linggahan Tebes. So ayun, best, shout out sa iyo. Kumusta ka na diyan? I miss you na. Gusto ko nang gumala na kasama ka. And tanong niya sa akin is bakit ang ganda-ganda ko? Ba't daw ang ganda-ganda ko? So simple lang, alagang tubig lang, guys. Joke lang. Syempre ano, sa buhay naman natin kailangan nating magpaganda, 'di ba? Para hindi tayo iwan, charot. Hindi eh, parang ano, hindi naman sa buhay natin, 'di ba? Ano, dati yung mga bata pa tayo, syempre hindi pa natin alam yung pag-aayos sa katawan, sa mukha. So, habang nagkakaedad naman tayo, so syempre nagiging nagbabago tayo, ganun guys. Nagbabago. Lahat ng tao nagbabago. Bawat oras, panahon, nagbabago tayo. So ayun, yun lang yung ano, sagot ko sa iyo kung bakit ang ganda-ganda ko. So next is kay Dis Del Maro. Ang tanong niya sa akin, guys, is ano, bakit daw po? Ganun din, same question din yung tanong niya sa akin, ganun din kay Yen Linggahan Tevez. Pero may ano siya dito, may isang tanong siya dito. Sabi niya is, seryo, ano, define love and what the essence of it. Oh my god. So ano, matidefine ko lang sa love is siguro ano, tiwala. Pagtitiwala lang sa isang relasyon. So ayun, kung may tiwala ka naman sa isang jowa mo or partner mo, siguro magtatagal kayo. So kung yun lang din naman yung magiging paraan para magtagal yung relasyon nyo, so dapat may tiwala ka sa isa't isa, di ba? Dapat may tiwala kayo sa isa't isa. Yun lang yun. And next, sabi niya is, how can you prove that you love your partner? Siguro, prueba ko lang, kung paano, kung, so basta yun, alam mo na yun, di ba? May jowa ka na rin, dapat alam mo na yun. So kung paano mo siya madedefine or ma-apply mo sa sarili mo, di ba? So shout out na rin sa'yo. Next is galing kay Ani Gadaingan Arnido. So yun, shout out sa'yo, Ate Ani. Kumusta ka dyan? Sana gold health kayo lagi nung inaanak ko. I miss you na. Alam ko papasok ka na sa August, kaya sobrang miss na kita. So tanong niya sa akin is, paano ka maging masaya? So ayun, simple lang. Just taking a happiness with my friend, ganun. So ayun, sa pagbablog ko, nagiging masaya na rin ako. So yun lang yung kasiyahan ko sa kasi hindi naman porkit masaya tayo is masaya na, 'di ba? Meron pa ring lungkot na nararamdaman lalo na may pandemya ngayon, malayo ako sa pamilya ko. Although nasanay naman ako na malayo ako sa pamilya ko, pero iba pa rin yung nararamdaman ko kapag namimiss ko sila. So ayun, may hay kunting lungkot pa rin, pero syempre kailangan maging matatag, laban lang. So next is galing kay Jan Jordan Medinilla. Oh my god. So ayun guys, ito na yung pinaka anong tanong niya sa akin, pero I try my best ulit na sagutin to. So tanong niya sa akin is, bakit na late ang iyong pag come out? Ito ba ay dahil nahirapan kang tanggapin ang sarili mo o iniisip mo ang sasahibihin ng iba?
So ayun, shout out Sir John Jordan Best. Kumusta ka na? I miss you na diyan. Sana lagi kang okay. Sana sa board exam mo makapasa ka o laban-laban lang. Alam kong kaya mo 'yan. And 'yun sasagutin ko 'yung tanong mo. So para sa akin is ano, mas nahirapan ako is dun sa ano, sasabihin ng iba. Kasi dati naman, 'di ba, mas iniisip ko kasi 'yung husgahan ako ng ibang tao kung paano ako lalaban, lalo na kung husgahan nila ako. So mas pipiliin ko is yung sasabihin ng iba. Kasi the time naman ano, elementary pa naman ako, mga friend ko talaga is girl na talaga. So and pagdating ko ng high school, ganun, friend ko pa rin is mga babae. Although kung kailan nagiging friend kong lalaki, pero dun sa pagpe-friend ko sa mga lalaki is ano, parang may halong ano na, hiya, parang parang kabado ka na sa sarili mo na, ay, bakit sila yung mga friend mo, diba? So, although na mababait naman yung mga friend ko lahat talaga, diba? Super to support din sila sa akin. And naisip ko din dati na paano nga kung ganito ako. Isa akong, basta alam niyo na kung ano ako talaga. Alam niyo na sa sarili niyo yun kung ano ako talaga. So, masasagot ko lang is, mas iniisip ko yung husgahan ako ng ibang tao. Lalo na yung pamilya ko, yung tatay ko na hindi naman ako tanggap na ganito ako. So, natanggap na lang nila ako is, ngayon nang may work na ako, nandito na ako sa Manila. So, pero may doubt pa rin sa sarili nila na bakit ganito ako? Sayang daw yung lahi. So, sabi ko naman sa sarili kung paano ako lulugar sa isang gusto ko kung alam ko namang hindi ako magiging masaya, diba guys? So, mas pipiliin ko kung saan ako magiging masaya. Kaya, yun yung ano ko sa'yo. John Jordan Canyeso Medinelio. Yun yung sagot ko sa'yo. So, next is galing kay Fred Eduarte. So, ayun guys, may YouTube channel nga din pala to si Fred Eduarte. So, subscribe na rin po. So, ang kanyang YouTube channel is Eduarte Fred Vlog. So, ayun guys, kung gusto nyong mapanood yung kanyang ano, mga video. So, ayun, subscribe nyo na rin po siya. And next na tanong niya sa akin is, bilang isang LGBT, ano sa tingin mo ang dapat mong maiambag o dapat mong gawin upang maiwasan ang mga discrimination sa parte ng LGBT members? So, ayun, masasagot ko lang sa iyo is, bilang maiambag ko lang is paano rumespeto sa mga kapwa natin LGBT, at hindi naman porket LGBT is LGBT lang yung rerespetuhin natin. So, yun guys, kung paano tayo rumespeto sa mga tao, so, dapat ganun na rin tayo rumerespeto sa kanila. So, sana, and may aambag ko lang din siguro is, ano, sana tanggapin na tayo ng ibang tao, sana wala nang mga doubt sa kanilang mga puso na tanggapin na nila tayo na ganito tayo, na wala nang discrimination. Kasi ang pangit naman kung may discrimination pa rin, di ba? And next is galing naman sa boyfriend ko. So, ayun, shoutout sa boyfriend ko na sobrang miss na miss ko na. Hindi ko alam kung kailan ko ulit sa mga kasama dito sa bahay. So, sana makasama ko ulit siya dito. And tanong niya sa akin is, paano ko daw po siya nagustuhan? Simple lang, masarap. Charot po, joke lang. So, ayun guys, sasagutin ko yung tanong niya and kung paano ko daw siya nagustuhan. Ano guys, napaka-faithful talaga niya, napaka-loyal niya. Sa kanya ko nakita yung totoong pagmamahal talaga. Hindi naman as in na pagmamahal. Parang doon ko lang nakita sa kanya na loyal siya. Kasi hindi siya yung taong hindi mahihiya talaga na kahit ihatid ka niya. Halimbawa, aalis ako tapos iahatid niya ako sa sasakyan. Hindi talaga siya nahihiya, naikis niya talaga ako dun. So, ayun, hindi siya ma... Napaka-friendly din niya. So, yun lang kung ba't ko siya nagustuhan. And nakilala ko siya rin sa isang
Monte Grande, event din yun. Kung hindi dahil sa ex ko na hindi ako dinala dun sa party na yun, siguro hindi ko makikilala tong taong to na siya yung dahilan kung ba't ako nagiging masaya at patuloy na nagiging masaya. So ayun, shout out sa iyo, boss, and ingat ka lagi, lalo na sa pamilya mo. Miss na kita. So ayun guys, bago ko end tong video to, is gusto ko lang magpasalamat sa mga supporter ko dyan. So sana patuloy nyo pa rin pa akong supportahan, and sana huwag kayong magsawang supportahan ako para makamit ko yung hinihit ni YouTube na 1,000 subscribers. So ayun guys, sa mga hindi pa nakaka-subscribe dyan, subscribe na po kayo, and thank you po talaga ng marami. Kung ayun guys, kung nagustuhan man tong video to, comment down below lang po, and kung gusto nyo pa pong may ipagawa sa akin, so ayun, gagawin ko po, and thank you. Bye-bye!